الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Una-una persalamatan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa biyayang ito. At alhamdulillah, medyo marami tayo ngayon kaysa mga nung unang linggo natin. So, inshallah, nasa pangatlong linggo na tayo ng ating pag-aaral sa level 3. At ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagkatay. Since na-topic natin last week yung tinatawag na haram. Kasama sa mga haram ay ang maita. Sino makapagbigay ng kahulugan ng maita? Patay na hayop, Ustad. Patay na hayop. Lahat ba ng patay na hayop? Ito yung mga hayop na namatay na hindi nakatay. Yung hayop na namatay na hindi nakatay. So, ngayon, kaya pag-aaralan natin yung pagkatay. Yung una-una, ano yung pagkatay? So, malalaman natin mamaya kung ano yung pamamaraan ng pagkatay at bakit tayo nagkakatay ng hayop. Type. So, may mga uri yung pagkatay. May tinatawag na nahar, dhabh, at saka yung akar. Yung nahar, ito yung nasa Quran na pasalil rabbika wanhar. Ha? Inhar. Yung nahar, ito yung ginagamit kadalasan sa kamelyo. Na ang kamel, ang pamamaraan ng pagkatay sa kanya yung nahar. Na dito banda. Nakatayo yung kamel, tapos sinahawakan yung kaliwang paa niya. Okay, tapos sabay tusok. Hindi kagaya sa mga kambing at saka baka. Kung gagawin yun sa baka yung nahar, walang problema. Pero ang afdal is yung dhabh. Pangalawang uri, yung tinatawag natin na dhabh. Sarad. Hingi. Yung dhabh, yung pagkatay din ito na uri ng pagkatay, ito yung ginagamit sa pagkatay ng kambing at saka baka. Ano? Na dito, yung nakikita natin na pahihigain yung hayop at saka puputulin yung mga ugat dito sa liig niya. So, yun yung dhabh. Ang pangatlong uri ay ang tinatawag na akr. Yung akr. Ayn, kaf, ra. Akr. Ito yung pangatlong uri na kung saan ginagamit lamang itong pangatlong uri kapag kinakailangan para sa mga hayop na hindi katulad ng kamelyo, baka, kambing na lumalapit sila sa mga tao. Minsan nagagamit itong akar sa mga hayop na yung hindi siya mahawakan dahil sa hindi siya namumuhay. Yung mga mailap na hayop, ginagamit ito kadalasan sa paghahunting. O kaya, halimbawa, yung kambing mo, nahulog doon sa balon, kaysa naman mamatay siya sa pagkalunod, ang gagawin mo, anong level po kayo? Balik sa dulo, sa ano level po? Doon, sa dulo. Yung pangatlong ito, ito yung tinutusok sa kahit saang parte ng katawan. Ang importante na ang pinagtusok mo ay matalas at saka lumalabas yung dugo sa pamamagitan nito. For emergency lang ito. Ang kadalasang ginagamit natin yung nahar para sa yung tinutusok dito yung kamelyo at saka yung dhabh, yung pagkatay tulad ng baka at saka kambing. At pangatlo, yung akar ay yun para sa darura na talaga yung kinakailangan natin gawin yun kung kinakailangan. Tayib. So, ano yung kabutihan ng pagkatay? Alam niyo yung mga ano, mga double dead? Ano ibig sabihin ng double dead? diba? Okay. So, ang karne niya, nakikita niyo yung karne niya pag double dead? Umabutla na, pangit yung karne. So ito yung kabutihan ng pagkatay. Na kung saan kapag kinatay mo yung hayop,
lumalabas yung dugo na yun yung dahilan. Yung dugong yun yung dahilan para masira yung karne. So, pag kinata yung isang hayop, nagiging presko yung karne at nawala yung mga bakterya dun sa o yung mga nakasira sa ating katawan. Kasi yung pag yung dugo yung hindi lumabas yun, nagdudulot ng kapinsalaan sa atin. Okay? So, yun yung kabutihan ng pagkatay. Ano ang hukom ng pagkatay? Sino makanser ng hukom ng pagkatay? Ano ba ito? Halal, haram, wajib? Wajib, Ustaz. Wajib. Bakit? Di bakit pala yun? Kasi? Kasi pag dumaan sa tamang posisyon ng pagpatay. Tama yung sagot niya, wajib. Kasi ang hayop, no? Kapag namatay siya na hindi kinatay, ang hukom niya is haram. Kaya wajib ang pagkatay sa kanya. Kasi pag hindi siya nakatay, papasok siya sa pagiging haram yung maita. Ha, hurimat alay kumul maita. Iyon yung hukom niya. Kaya wajib. Pag tinanong ka sa exam, ano yung hukom ng pagkatay? Wajib. Ibig sabihin ng wajib, obligado. Okay, haram yung hayop pag hindi kinatay. Type. Pamamaraan ng pagkatay. Okay, so paano yung pamamaraan ng pagkatay? Gaya ng nasabi ko kanina, mayroon tayong tatlong pamamaraan. Sa kamelyo, ang pagkatay ng kamelyo, nakatayo siya, ang sunna, nakatayo siya, tapos nakatali yung kanyang kaliwang, yung dito sa unahan na, paa. Type. At saka, itusukin yung bandang dito niya. Pag ganyan, oo. Kasi dun yung mga lugar na kung saan yung mga ugat niya na diretso lalabas yung dugo. Type. At saka sa baka at sa kambing, ang pagkatay nito is yung gamit yung kutsilyo na nakahiga sa kanyang kaliwang parte. Okay, mamaya makuha natin dito sa mga sunna ng pagkatay. Okay? Ang pangatlo, ito yung kinakailangan na tala natin gawin kung kinakailangan. Halimbawa, yung hayop mo nahulog dun sa sapa, tapos sinahabol mo. Kaysa naman malunog siya, ihalal mo na lang siya para tusukin mo siya na lumabas yung dugo niya. Ah, huwag kalimutan mag Bismillah. Okay? So dito, mga uri ng hayop. Mga uri ng hayop, mayroong mga hayop na naninirahan lamang sa lupa. Tinatawag na al-hayawan al-barri. Hayawan al-barri. Ibig sabihin, ito yung mga hayop na hindi siya nanirahan sa tubig. Tanging sa lupa lamang siya. At mayroong tatlong uri yung hayop na nanirahan sa lupa. Una-una, ito yung hayop na mayroong dugo. Na kapag kinatay mo siya, kasi tawagan mo sirit, lumalabas yung kanyang dugo. Maraming dugo yung lumalabas sa kanya. So, kagaya ng baka, kalabaw, kabayo, kamelyo. So, ang hukom ng mga hayop na ito, kapag nakatay siya, ay halal. Okay? Paano pag baboy? Kinatay. Haram. Bakit haram? Kinatay naman. Ha? Kasi mismong yung baboy is haram na siya. Ha? Sabihin mo, hindi naman maita. Pero baboy siya. Okay, so haram. So, ang pagkatay na ginagamit sa mga hayop na may dugo, ito yung para sa mga halal lamang na mga hayop para maging halal yung mga hayop. Okay? Ang alawa, nirahan lamang sa lupa, ito yung mga hayop na walang dugo. Ano yung example ng hayop na walang dugo? Mga insekto, di ba? Langgam. Ano pa? Lamok. Bee. Yung ano? Tipaklo, umuyog.
bubuyog, langaw. Yun, haram yun. Hukom ng mga yun. Okay, merong ano, tipaklong? Okay, merong hadith na binanggit yung tipaklong na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatan wa addaman. Pinaintulutan sa atin yung dalawang maita at saka yung dalawang dugo. Diba, ang maita haram? Tapos merong dugo na haram din, yung damul masbuh, yung lumabas na dugo. Type. So, nabanggit sa hadith na yon na merong exemption yung maita. Yung maita na, yung maitatan, sabi na Rasulullah SAW, fa'amal maitatan al-hut. Ano yung hut? Yung isda. Ano? Yung? Oh, malaking isda, hut. Ibig sabihin, pag nakita nyo yung malaking isda na matay, ang hukom niya is halal. Kasi nabanggit sa hadith na kahit patay na siya, makita ninyo, ang hukom niya is halal. Oh. Tapos, pangalawa, yung jarad. Anong jarad? Yung binanggit niya, grasshopper. Tipaklong. Nakakain yung tipaklong. Oh, kahit patay, nakita mo siya. Nakakain yun. Nakakain ako dun sa Cotabato. Masarap. Oh, kahit maliit, nakita ko, maliit. Pag ano lang, isaalasang mo. Tapos, yung daman, fa'amad daman, al-kabid wat tihal. Yung kabid, yung atay. Oh, yung nakikita natin sa hayop pag kinatayin natin nandun sa loob ng kanyang tiyan. So, halal yun. Tihal. Ano yung spleen? Yun yung English ng tihal sa yung Arabic nito, yung tihal. So, halal yun, no? Kasi dugo, di ba? Ang atay, dugo yun. Pero, merong hadith na pinaghintulutan yung dam na yun, yung dugo na yun. Taib. So, yung mga hayop na may dugo, merong pag kinatay, halal. Yung mga hayop na walang dugo, ang asal niya is haram. Mga lamok, kakain ka ng lamok? Mga bubuyog. Okay? So, hindi pwede yun kainin. Pangatlong uri, yung hayop na meron siyang dugo pero hindi yung marami pag lumabas. Ang tulad nito, yung mga tulad ng ano ba yung nakakalason? Oh, mga scorpion. Oo. Okay? So, yun, hindi din yun pwedeng kainin kasi mayroong mga lason. Type. So, example ng ano, yung may dugo pero hindi siya maramihan kapag lumabas, yung mga ahas. Paano nyo? Ahas, yung daga. Paano nyo? Unggoy. Unggoy. Type. So, yun, mga example nun, ang mga hayop na ito ay haram. Oo. Mga haram. Okay? So, hindi pwedeng kahit pakatayin yung mga ito, ay hindi rin makakain. Ang elepante. Nakakain ba ang elepante? Ewan ko, hindi po ako nakakain ang elepante. Ikaw ba ang elepante? Saan lang ang picture lang? Ay, nakakain ang elepante. Okay, ang elepante, isa sa mga hayop na hindi nakakain yung mayroon siyang nab. Pangil. Okay. Pangalawang uri ng hayop, yung al-hayawan al-ma'i. Ibig sabihin, ito yung hayop na naninirahan lamang sa tubig. Wala siyang ibang ano tirahan kundi sa tubig lang. So, anong hukom nito? Halal. Halal. Tama. So, lahat ng nasa tubig,
Pag hinuli mo, pag namatay, kakainin pa rin. Ah, sabi ng Allah, halal lakum saydul bahr wa ta'amuhu. Ibig sabihin, halal sa inyo yung kung ano yung naninirahan lang sa tubig. Ah, kahit nakita nyo na patay na ito. Okay? At titingnan nyo lamang kung yung isdang yun hindi pa nangangamoy. Oh. Ibig sabihin, pwede na siyang makalason. Pero hanggat nakikita mo na patay na siya pero presko pa yung isdang yun, ay ano? Ah? Ha? Oh, halal yun na kainin. Type. Pagbilasa na siya. Okay. So meron ding mga hayop, pangatlong uri ng hayop, yung nanginirahan sa lupa, nanirahan din sa tubig. Anong example nito? Crocodile. So nabanggit natin dati, ano yung hukom ng crocodile? Haram, di pwede siyang kainin. Ano pa? Palaka. Okay, bakit hindi pwedeng kainin yung palaka? Kasi ano, pinagbawal yung pagpatay sa kanya. Okay, 'di ba? Sabi natin kapag mayroong hadith na nag-utos ipatay o ipinagbawal ang pagpatay sa kanya, dalil ito na bawal yung pagkain dun sa mga bagay na 'yon. Okay? So it's either yung mga bagay na ito, isa sa mga kabais, mga madlumi or dawat sumum. Ibig sabihin, mayroong mga lason yung mga bagay na ito. Yung mga ahas, di ba? Dumalangoy ba yung ahas? Oh, meron din. Merong dumalangoy. So, okay, kakain ng ahas. Okay, pasok tayo dito sa mga kondisyon ng pagkatay. Okay? Mga kondisyon ng pagkatay. Unang kondisyon, sulat ninyo, na dapat yung magkakatay ay akil. Ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip, nasa katinuan. Okay? Paano pag kinatay ng ano? Buwang. Baliw. So, pag syurot, hindi yon magiging halal yung kanyang kinatay. Type? Alawa, na ang taong nagkatay, dapat merong relihiyon na itinatawag na din Samawi. Ibig sabihin, it's either Muslim siya or people of the book. Nakuha natin last week na ang pagkain ng kinatay ng mga people of the book ay halal o haram? Sino yung people of the books na tinutukoy natin? Christian at saka Jews. Paano pag kinatay ng Buddhist? Haram kasi hindi sila people of the book. Paano yung kinatay ng sumasamba sa mga libingan? Haram. Sumasamba sa apoy? Bakit haram? Hindi sila people of the book. Very good. Jacket, ilan yung jacket? Bigyan ng jacket yan. Type, so kailangan na people of the book or Muslim. Type. Pangatlo, dapat ang gagamitin sa pagkatay is matalas na kung saan kapag ginamit ito ay nilalabas nito yung dugo ng hayop. Kuha nyo? Dapat matalas. Paano pag pinalo? Namatay? Ha? Oh, pinalo nga. Haram kagad? Paano pag pinalo tapos buhay pa? Okay, pag pinalo tsaka namatay, ang hukom niya is haram. Pag pinalo tapos buhay pa, kinatay, ang hukom niya is halal. Very good. Okay? So, kinakailangan na ay matalas yung gagamitin. Type. Pangapat, yung tinatawag na inharud dam bikatil hulkum. Okay? Wa majran nafas wa qat'u
al-mari'u majrutam wa qat'ul wadijain majraddam. Kinakailangan ang pang-apat, ito yung kailangan lumabas yung dugo sa pamamagitan ng pagputol ng apat na ito. May tinatawag tayo na hulqum, di ba mayroong anong tawag dito? Mga veins dito, oh. Na yung hulqum, ang tawag, ang mga ibig sabihin ng hulqum, ito yung dinadaanan ng kanyang paghinga. Yung mari naman, ito yung dinadaanan ng kanyang pagkain. Yung wadijain, ibig sabihin ito yung dinadaanan ng dugo. Okay? So, kung maputol mo yung tatlo sa apat na ito, okay na yun. Kung maputol mo yung apat, pinaka mainam. Ah, ang shart is malabas mo yung dugo doon sa hayop. Okay? So, yun yung pang-apat. Pang-lima, an yakuna al-madhbuhu mimma yahillu akluhu. Ibig sabihin, dapat ang kinatay ay mula sa mga pagkaing nakakain. Ah, gaya ng sinabi natin kanina, kinatay mo nga, baboy naman. Okay, kinatay mo ahas, aso. So, anong hukom nun is? Haram. Dapat ang kakatayin ay mula sa mga hayop na nakakain. Halal. Pang-anim, banggitin ang pangalan ng Allah sa panahon na ano? Magkakatay ka, ha? Bismillah. Oh. Diba? Bismillah. Okay. Kahit anong hayop, Ustaz, ganun ang pagkakatay ng Bismillah. Ah, Bismillah. Angalan na. Kahit anong hayop? Anong sinabi ko kanina? Mga hayop na pwede kainin. Ah. Hayop na pwede kainin. Type. So, yun yung mga kondisyon. Sino makaulit ng kondisyon na yun? Una? Una. Nakakain. Una, nasa tamang pag-iisip. Ah, ang magkatay nasa tamang katinoan? Pag-iisip. Oh. Halawa, dapat may religion o people of the book. Mm. Kagaya ng Hudyo, Kristiyano, Muslim. Mm. Atlo? Pangatlo, dapat ang gagamitin sa pagkatay ay matalas. Apat? Apat, kailangan lumabas ng dugo, pagkain sa mga ugat. Pagkain sa mga ugat? Pagkain na yung labasan. Ah. Lumabas ang dugo at pagkain. Ah, sa pamagitan ng pagputol. Putulin yun. Ah. Ang lima? Dapat ang kinatay mula sa hayop na halal. Ah, pang-anim? Okay, banggitin ang pangalan ng Allah sa pagkatay. Type. So, yun yung mga kondisyon. Pag wala yun, halal o haram yung kakainin mo? Haram. Ha? Haram. Type. Kasi kondisyon yun, mga syurut. Dito tayo sa sunna. Ang sunna naman, pag hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Pwede pa rin makain yung kinatay mo. Pero pag ginawa mo ito, meron kang reward. So, ano-ano yung mga sunna? Okay. Una-una, yung ihsanu dhabu yakunu bisikin kabla dhabu. Yung una na dapat gawin kapag magkakatay ka ay anong tawag doon? Kailangan iano mo yung kutsilyo. Hasain mo yung kutsilyo para matalas siya. Okay? Gaya na nasabi natin kanina, kasi kapag hindi matalas yung kutsilyo mo, parang napaparusahan yung hayop doon. Ha? Pinaulit-ulit mong ganyan? Okay? Pinaparusahan mo yung hayop. Kailangan matalas yung kutsilyo na pag ganyan mo, dire-diretso. Hanggang sa maputol mo yung ugat na nabanggit natin. Type. Pangalawa, na sunna, tandaan nyo, sunna, na ang hayop na kakatayin mo is nakaharap siya sa kibla. Kung camel, di ba nakatayo, nakaharap sa kibla. Ang
baka at saka kambing naman, nakahiga siya nang dito sa kaliwa niya, 'di ba? Tapos tapakan mo dito para pag kinatay mo siya sa kanan mong kamay. Okay? Dapat nakaharap siya sa kibla. Taib. Pangatlo, yan ang sabi ko, yung ilagay mo yung hayop sa kanyang kaliwang part ng katawan. Kapag nakahiga, nakaganyan yung hayop. Ito yung sasayad sa lupa. Kaya nyo? Para pag kinatay mo siya, yung kanan mong kamay. Tapos mas madali din yun. Okay. Isa sa okay. Panglima na sunna na ilagay mo yung pangapat, ganun din. Yung iharap mo yung hayop sa panahon na kakatayin mo na siya doon sa kibla. Okay. Oh, pares lang. Oo. Taib. Panglima, yung ilagay mo yung kanan paa mo dito sa unok. Itong liig. Halimbawa, kambing, baka. Pero pag camel mo, pwede mo bang ilagay yung nakatayo? Parang si Bruce Lee pag tinignan nun. Ibig sabihin nun, tatapakan mo yung liig niya para madali yung pagputol mo dun sa ugat niya. Okay? So, pagtapak mo, anong paa yung gagamitin mo? Kanan. Okay? Lalo-lalo na pag wala kang kasama magkatay. Pero hindi ko manasubukan magkatay na wala kang kasama. Meron talaga nakahawak sa paa niyan. Okay? Pero pag expert ka na, ganun. Tapakan mo lang dito. Kasi yung hayop, minsan pag nakarinig ng pangalan ng Allah, na relax lang yung hayop. Dive. Okay, pang-anim, kapag nakatay mo na yung hayop, okay, huwag mo muna siyang putulin. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Okay? So, pag pahinga nung hayop, mga ilang ano muna, mga minuto, para bago mo siya putulin. Okay? Okay. Pang-pito, yung pagdagdag ng takbir pagkatapos ng bismillah. Pag sinabi mo bismillah, di ba? Pag dinagdagan mo ito ng bismillah, Allahu Akbar, ang hukom nun ay sunna. Ibig sabihin, pag hindi mo nabanggit yung Allahu Akbar, tama yung ano mo o mali? Tama pa rin. Hindi mo lang nagawa yung sunna na takbir, yung Allahu Akbar. Sunna. Okay, pang-walo, yung pagkatay ng hayop na naka ano sa latag sa lupa, kung ito ay kambing or baka. At saka kung camel naman naka tayo, yun ang sunna. Kung kambing o baka naka latag sa, nakahiga sa lupa. Pag camel ay naka tayo, sunna yung pamamaraan yun, ha? Pero kung hindi nagawa yung mga bagay na yon, tapos ang nagawa mo lang, nailabas mo yung dugo, makakain pa rin yung hayop mo. Okay? Kasi sunna ang hukom ng pamamaraan na yon. Okay. So, pang siyam, yung tinatawag na rifqu bil bahima, yung hayop, kailangan kapag nila, pinahiga mo siya sa lupa, hindi yung gagamitan mo siya ng yung sasaktan mo yung hayop. Okay? Kung merong tamang pamamaraan, tingnan nyo sa YouTube yung tamang pamamaraan kung paano patumbahin yung mga hayop. Yung iba pinapalo para bawal yun. Okay? So, huwag gawin yun. Yung pangsyam na ayusin yung pagkatay. So, kapag tinumba mo siya sa pamamaraan na hindi masaktan yung hayop. Taib.
So yun yung siyam na mga sunna sa pagkatay. So dito tayo sa makruh. Ano ibig sabihin ng makruh? Isa nung makruh. Di kaya yung mga kinamumunhian. Ibig sabihin ng makruh, ito yung pag ginawa mo siya, wala kang reward. Pag ginawa mo siya, wala kang reward. Kapag iniwan mo siya, mayroon kang reward. Okay? Makruh. Pag ginawa mo, wala ka namang kasalanan, kaya lang, wala ka rin reward. Katawa, halimbawa, nagsasala ka. Kapag nagsasala ka, ganyan ka ng ganyan. Makruh yun. Okay? So, sa pagkatay naman, mayroong mga di kaaya-ayang ginagawa during ng pagkatay. Type, una, yung hasain mo yung kutsilyo mo na nakatingin yung hayop. Oh. Makruh. Oh. Huwag kang maghasa ng kutsilyo doon sa harap ng hayop na yung kakatayin. Ha? Parang kinatay mo siya ng dalawang beses. Ha? Kasi tinakot mo na siya. Tapos, tayin mo pa siya. Pangalawa, na isa sa mga makro sa pagkatay, yung kakatayin mo yung isang hayop na nakatingin yung isang hayop. Okay? Halimbawa, dalawa yung kakatayin mo, doon mo siya kinatay sa harap ng isa. Alam na niya, nakakatayin din siya. So, pinakamainam, katayin mo siya na hindi nakatingin yung pangalawang kakatayin. Tingnan niyo yung kabutihan ng Islam kahit sa mga hayop. No? Paano lang kung tao? Di ba? Kung sa hayop, binigyan tayo ng gabay. No? Mga gandang asal. So, ganun din yung tao. Kung meron kayo nakita na kumakatay ng tao, na hindi yun. Pinapalay pa. Ha? Diba? Merong tamang pamamaraan o proseso. Kapag merong malaking talagang ginawang kasalanan, nakakasira ng sambayanan, yun. Merong tamang proseso. Pero yung mga ginagawang pagkatay na nasarap ng mga tao, yun ay hindi natin pinag-utos. Hindi pinag-utos na Islam. Type. At yung pangatlo, ang pagkatay ng hayop na gamit yung mapurul na kutsilyo. Oo, yung hindi matalas na kutsilyo. Okay? Makro yun. Kasi nahihirapan yung hayop pag kinatay yun. Okay? Kapag yung gamit ay mapurul na kutsilyo. Okay. Ngapat, pangilan na? Ngapat, yung baliin mo yung liig ng hayop pag kinatay mo. So, wag ganon. Okay? So, may pamamaraan, di ba? At saka, makro din. Type. Yung katayin mo siya na hindi nakaharap sa kibla. Kabalik ka lang dun sa ano? Hmm. Sa kabutihan. Okay, so meron mga nagkumakatay dito, baliktad. Pak, pero putol diretso. So kung hindi kinakailangan, hindi darura, makro yung bagay na yon, hindi kaya-aya yun. Na, dito mo katayin. Dito ngayon tinuro, dito ka. Pero pag namatay siya, yan nyo, namatay siya, dumubas yung dugo niya, ay nakakain yung hayop na yon. Kasi yung sa hadith, na ma'anharad dam wa dhukirasmullahi alay fakul. Kapag lumabas yung dugo at nabanggit yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kainin mo. Okay? So yun, mga makruh. Type. Dito tayo sa mga muharramat o yung haram sa pagkatay. Mayroong mga bagay na dapat layuan talaga kasi ang haram, ano ibig sabihin ng haram? Magkakasala ka kapag yung ginawa. Okay?
Una, ito yung pagkatay ng hayawan, mga hayop na nakakain na hindi mo naman kakainin. Nag-gets nyo yun? Nag-aksaya ka lang ba? Katayin mo siya, tapos hindi mo naman siya kakainin. Parang pag naglalaroan mo lang ba? So, ito ay pag-aaksaya ng pera at paglalaro ng mga hayop na hindi yun pwede. Okay? Okay, pangalawa, yung pagkatay ng hayop gamit ang ngipin. Ano? Ngipin, buto, at saka itong kuko. Kasi minabanggit sa hadith na hindi pwedeng gawitin pagkatay yung sin at saka zufur. Kuha nyo? Yung ipangkatay mo yung kasi meron mga mu'min na jin ang kanilang kinakain is yung izam, yung buto. Na kapag yun yung pinangkatay mo, magkakaroon ng najis yung pagkain niya, di ba? Najis yung damul masfuh. So, iniiwasan yun. Okay? Okay. So, bawal din gamitin sa pagkatay yung zufur. Okay. Ngapat, yung... ang pangatlo, ito yung kulungin mo yung hayop. Ikukulong mo yung hayop ba? Tapos, gagawin mo siyang parang, tawag dyan, yun yung target. Paano? Babaril-barilin nyo yung hayop na yun. Yung gagawin mo siyang target, ha? Yung hayop na yun. Na pwede mo namang katayin. Paano? So, panghuli, ito yung pagbanggit ng hindi pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag kinatay mo, sasabihin mo, sa ngalan ni Pulano, sa ngalan ng aking lulo, sa ngalan ni Gulam, Mirzal Gulam, sa ngalan ni Jesus. So, yun ay mga muharramat. Okay? So, review. Sino maka-review sa atin? Ano yung mga sunna sa pagkatay? Jalil. Oo. Una, asain ang gagamitin ko sila sa pagkatay. Oo, asain. Para matalas. Sa kibla. Sahi. Pangatlo, patagilid bandang kanan. Kaliwa. Ay, kaliwa? Sa kaliwa siya, ano? Kasayad sa lupa. Ikaw magano, ano? Nakasayad sa lupa ang kanyang kaliwang parte. Kung baka o, kambing. Kapag kamil ay? Na nakatali ang kanyang? Kaliwang paa. Hanggang doon lang ba yun? Pangapat. Pangapat, sir. Parang ganun din. Kapag kakatayin mo na siya, nakaharap siya sa kibla. Lima. Anong ilagay ang kanang paa sa liig ng hayop kapag katayin siya? Panganim, pagkatay ng hayop. Pag nakatay na siya, study, pagpahingayin muna. Pagpahingayin muna bago putulin. Paramihin ang takbir. Paramihin? No, pag dugtungan ng takbir, ibig sabihin, hindi paramihin. Hindi, Bismillah, Allahu Akbar, no. Bismillah, Allahu Akbar. Buti na lang, na-review natin. Sunod. Nakaharap sa kanan.
nakalatag sa lupa. Nakalatag? Sa lupa. Sa lupa. Ang hayop kapag kakatayin. Ang kamel nakatayo. Oo. Oh. Last? Huwag saksakin ng hayop. Ayun silang pagkatay. Huwag saksakin? Tama pa marami sa pagtumba. Oo, oh, ayusin yung pagtumba sa... Oo, oh, hayop. Ano yung mga makro? Mga kinamumunan, oh. Sa makro, di kaayaya na gawain. Una, asahin ng gamit o kutsilyon na nakikita ng hayop. Pangalawa, di nakikita ng... Di ko naintindihan yun, ah. Ano yung... asahin, yung hasahin mo yung kutsilyo na nakikita ng hayop. Okay, kapag naghasa ka ng kutsilyo sa harap ng hayop. Pangalawa, na... Katayin mo yung hayop sa harap ng isa pang hayop na kakatayin. Oh. Gamit ang mapuro. Pangatlo, gamit ang mapuro na kutsilyo. Oh. Pang-apat, babalihin ng lihik ng hayop. At hindi nakaharap sa kibla. Kibla. Ah. Ng Muharramat, haram. Si Ahmad. Si mga haramad. Pagkatay ng hayop na hindi kakain tapos hindi kakainin. Oh, hindi kakainin. Paglalaroan lang. Paglalaroan. Sayang. Huwag gagamitin ng kukungipin. Huwag kagagatin. Oh, kukungipin at saka yung buto. Sa pag... Okay, may question. Paano pag kinatay ng babae? Muslima. Ha? Ha? Kahit dinudugo yung babae? Hindi pwede? Okay. So, sa time ng susala-sala, merong kinatay yung isang sahabiya. At tinanong Rasulullah SAW, kainin ba yun? So, ipinagutos na Rasulullah SAW yung pagkain doon. Ibig sabihin, nakakain ang kinatay ng babae. Okay. So, halimbawa, kinatay sa hindi kutsilyo yung ginamit. Ito ha. Halimbawa, ang ginamit niya, glass. Pwede, basta mataling. Ha? Basta mataling. O, kayo, may ibang answer dyan? Pwede, sir. Basta sa dumaan yung dugo, saka mamatay yung hayop. Okay, importante, matalas yung... Ate, paano pag bato? Hindi naman yung tatalim eh. Ha? Hindi naman yung tatalim eh. Pag panahon na, may kutsil, di ba? Kung bato yung gamit mo naman. Oo, totoo. Kasi yung babae, ginamit niya sa pagkatay doon sa hayop, bato. Pero matalim. Oo. So, pwede. Okay? So, alhamdulillah, yun about sa ating pagkatay. So, nakakain ang kainatay ng babae. Okay? People of the Burk or Muslima. Hindi naman magsasala. Kakatay man. Okay. Oh. Ay, paano pa? Halimbawa, may dugo yung babae. Mm. Tapos kakatay siya na. Ay, hindi sila sa jelatalsikan yung ano, yung kinakatay niya ng dugo niya. Imposible, walang diaper. Okay. Kasi son, tatapakan ang kanan eh. Ha? Pero wala pa akong nakita ang babae ganun. Manok siguro. Okay. Paano pag ano? Nylon yung ginamit niya. Tapos nasugatan ng konti, namatay. Ah, ito magandang tanong. Nylon, di ba? Hinayaan niya lang yung hayop, tapos nasugatan ng konti dito sa balat niya. Sa balat niya, pero nagdugo sa balat. Pero hindi siya kaya yan. Pwede, kung halimbawa naman na, di ba apat yung kailangan putulin? Ay naputol yung tatlo dun sa pagkakaano niya. Ay hindi ko man sinabi yung naputol yung tatlo, sabi ko sa balat. Oh, pero dumugo siya kasi balat eh. Ay hindi, oh, dumugo lang eh. Halal o haram? Haram yun, haram. Bakit?
Kasi dugo mong gulang naman, hindi naman lumabas yung ibang dugo eh. Anong ibang dugo nun? Di ba may dugo, kahit masugatan ka lang dito, dugo yun siya na. Okay, tama. Kapag haram yun, bakit? Kasi hindi na putol yung sinabi nating apat na yun or tatlo doon mula sa apat na yun. Balat lang yung... Okay? Ibig sabihin, namatay yun dahil sa pagka... Sakal. Nabanggit sa ayan na, munkanika. Na, kan. Na, sakal. Okay? So, may tanong kayo? Ikaw, Mad, nakitanong diha? Okay, so dito na lang, inshallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.